Hello, Katizens! Sinamahan natin kahapon ang ating Daddy Katizens sa isang inspiring at masayang kwentuhan. Ngayon naman, let's get going at makisaya pa sa isang lakwacha kasama pa rin ang ating featured Katizen of the Week! So, Sir Wilfred, itatanong po namin sa inyo yung signature question ng ating mga Katizens. What is the six words of your life? Una-una, God-fearing, tahimik, pasensyoso, goal-oriented, proactive, and kind. Ano po yung best word na nagde-describe sa inyo? Goal-oriented. Lagi akong nag-i-stick. Ano ba yung reason mo kung bakit ka nandito? Ano ba yung project mo kung bakit ka nandito? So, lagi ko siyang pinifeedback kung ano talaga yung main purpose. So, everything happens for a reason. Talagang kung gagawin mo, dapat may goal ka. Bakit mo ginagawa? So, Sir Wilfred, saan po tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa pinagtatrabuhan ko, current employer ko. And gano'n po kayo katagal dito, sir, sa office nito? Almost 5 years na ako dito sa... 5 years as a project engineer? Oo. Okay. So, ano po ginagawa niyo dito as a project engineer? Most of the time, nasa office lang ako. Nagre-resolve ng mga problema or nagde-design ng mga bagong projects. Hinahatid ko muna yung asawa ko sa office niya. We'll try to kwentuhan kami about kumusta na mga short daily experience lang nila. Tapos bababa ko siya at diretso na ako dito. Yeah, so talagang kailangan ng time management. Fred, saan naman tayo papunta kayo? So ngayon dadaling ko kayo sa isa sa mga lugar na paborito ko, especially pag gusto kong mag-relax. So, nasa Album Tourist Village tayo ngayon. Album Tourist Village. Yes. Ayan. So, ano pong significant sa buhay nyo sa lugar na to? So, itong lugar na to, napakatahimik. Tapos, yung hangin, napaka-presko. Na, naturally, yun yung parang nagiging medicine to. Mag-escape nyo po itong lugar ito na to. Ito yung pinakamalapit. So, konti lang nakakalam itong lugar. Ah, so kaya pala madalas kayo dito. Uh-huh. At 10 years po ba? Oh, 14 years kayo dito sa... Mag-11 years. 11 years. So 11 years po na stay nyo dito sa UAE. Ano po ang motto in life nyo po? As a tatay, as a father, as a husband, and as a person. Let be your weakness. Be the source of your strength. Let be your weakness. Be the source of your strength. Yes. So, Sir Wilfred, we've learned dozens of lessons mula sa lakwatsa natin ngayon. Mula sa paano magpalaki ng anak, and gano'ng ka-importante ang time management, at saka always put God sa lahat ng decisions natin, sa lahat ng goals. So, ngayon naman, ano pong may share niyo po sa mga tulad nating OFW at mga tatay na nandito sa abroad? Sa mga OFW, bago tayo pumunta rito, meron tayong sinet na goal. Habang tinutupad nila yung goals na yan, kailangan make sure na nag-e-enjoy rin sila sa mga ginagawa nila. Tama yan. Sa mga tatay naman na may mga anak, OFW kasama natin yung mga anak, make sure na yung pagiging bata ng anak nila is ma-highlight para pagdating ng araw na lumaki na sila, is maalala nila yon. So yung growth ng bata, mag-guide mo. Tama. Thank you very much, Sir Wilfred. Thank you then. Thank you. We really learned a lot from you. So, thank you po. Thank you for sharing your life. Thank you. Ibang klase nga talaga ang katatagan ng mga haligi ng tahanan para mapanatiling matibay ang samahan ng pamilya. Mula sa K-World, isang pagpupugay at pagpapasalamat sa ating mga tatay, ama, papa, papu, at daddy. Mula sa isang full of fatherly love na kwentuhan, makiisa naman tayo sa isang masaya at K-Amazing happening kasama ang ating mga kababayan sa Riyadh. Abangan yan bukas, dito lang sa K-World! Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/tfckworld.